Magbisita po tayo. Sino yan, bisita? Sino yan? Ay, ang ganda naman ng babae yan! Salamat po. Ikaw. Ikaw yun. Nahanap mo na. Tunay na pag-ibig. Nahanap mo na. Nahanap mo na. Importante yun. Importante. Yun ang sagot. Yun ang sagot. Marina, pasensya mo na, may sakit kasi tatay ko. Eh, siya si Elias, tatay ko. Tay, tay, dito po ka, tay. Hanapin mo. Tay. Kung hindi mo pa nakikita, hanapin mo. Tay, tay, tay. Oh, sorry. Tay. Uy! Pasensya ka na sa kanya. Basta hanapin mo. Kung hanapin, di hanapin. Ah, ang ganda-ganda mo naman. Sumasali ka ba sa mga beauty contest? Hindi ka ba nagkagandaan sa akin? Alam mo, ito na ang tamang panahon para sumali ako. Isama mo naman ako. So si Aling... Iiyak ka sa ganda ko? Aling Lorelay, natakot niya. Sandali. Tingnan mo yung pag-ibig. Ang ganda pero suplada. Dapat pag maganda, mabait. Lamang-lamang sa akin yan ang tatlong paligo eh. Marina. 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 Bakit? Wala. Pasensya ka na. Natatandaan ko rin yung daddy ko. Sa malayo rin siya eh. Nasa Amerika. May sakit rin siya. Pareho pala tayo. Sige, mauna na ako. Bumalik ka na nun. Sige, salamat Marina ha. Gusto mo daw tayo ng sine? Carlitos, tsaka na, okay? Nasa ka na. Kailan pa yun? Malapit na kayo umalis eh. Basta, tsaka na. Tsaka hindi papayag si Mama. Ha? Ipapaalam kita sa kuya mo. At hindi porket kabarkado mo kuya ko. Papayag na lang yung basta-basta. Hi, beautiful. Hi. I'm looking for Rafael. Dr. Rafael Sandico. Oh, Dr. Rafael! Alam mo, ano siya sa poolside. Actually, nag-swimming siya eh. Go ahead. Bye, Mr. Guapo. Anong ginagawa mo dito? Ba, di ka ba masayang nandito, ho? Kung natatanda ako, di ba may pinapasikaso ako sa Manila? Bro, don't worry. Paksa lang sa atin dito. Tita Esther, tanda mo si... Ay, oo. Eh, paano ka naman makakalimutan tong batang to? Hindi ba ito yung laging pinapagalitan ng daddy mo? Sakit na. Buti naman naalala mo pa itong lugar namin. Oo naman, tita. Kailan ka pa ba huling napunta dito? Matagal na po eh. Naku, siguro kung natagal lang ka pa, baka hindi mo na kami naabutan dito. Why? What do you mean? Tita, di ba I told you I'd try to find out as much as I can about Miss Aguas? Itong sikin tinaw na pag-utusan ko ang kaso, pinasa niya sa iba. Bro, don't worry. Pinaparush ko, just like what you said. Sana nga. Para bago ako umalis sa lugar na ito, mapatunayan ko na kung sino si Marina Aguas. Alam nyo, kinakabahan ako sa ginagawa ninyo. Lalo pa kayong dalawang magkapatid, inaayunan nyo pa itong Tita Esther ninyo. Wala namang masama sa ginagawa namin, Pilar. Oo nga, Yaya Pilar. We're just checking on her. O yan, naalala ko pangalan niya. Yes, we're doing this for Tita Esther's peace of mind. Eh, biruin mo, Pilar. Paano na lang kung mabibigyan ka ng pagkakataon na muling makabalik sa'yo si Virgilio? Hindi mo ba gugustuhin yon? Hindi ka ba gagawa ng paraan? Oo nga, pero... Basta, ewan ko, bahala na nga kayo. Sigurado ka? Oo. Hindi ko makakalimutan ang mukha niya. Itsura niya. Sheila siya ang tatay ko. Eh di si Luna, kapatid mo sa ama. Yun na nga eh. Yun ang hindi ko maintindihan. Sinong ina niya at bakit? Kaya pala siguro ang gaan-gaanan loob ko sa kanya. Hindi lang dahil kaibigan ko siya noon, pero dahil katuko ko siya. Nakalata ba siya? Hindi ko alam. Hindi naman siguro. Sheila, tulungan mo ako. Gusto ko malaman ang punot dula ng lahat ng ito.
Sinunod mo na ba ang payo ko? Oo. Mukhang bibigay na rin. Naniniwala ka na bang magaling ako? Wala akong kakupas-kupas. Oo na. Magaling na kung magaling. Kaya gusto ko sana isip-isipin mo kung palagang bibitiwa mo na ng tuluyan ang iyong kapangyarihan. Dugong, sa parting yan, huwag ka mag-alala. Alam kong ginagawa ko. Magkaiba kami ni Isabel. Simpleng buhay lang ang gusto ko. Kahit na mamatay ako dito sa probinsya, okay lang sa akin yun. Pero si Isabel, iba yun. Parang mo naman sinabing, wala na ako pag-asa sa kapatid mo eh. Hindi naman sa ganun. Katingin ko, gusto ka rin ni Isabel. Kaya lang, kung seseryosohin mo talaga si Isabel, eh hindi pwedeng ganyan ka lang din. Kaya naman sama sa akin. Tatrabaho naman ako. Malaki naman kita sa pangingisda. Oo nga. Pasundot-sundot sa pangingisda kasamang tatay mo. Magsikap ka. Magkaroon ka ng ambisyon. Hindi ako taga rito. Ah, pagluluto ko na ho kayo. Luna. Nakapag-decision ka na ba? Tungkol sa kapangyarihan. Ipinaaalala ko lang sa'yo. Kung talagang mahal mo ang ama mo, iisipin mo ang kanyang kapakanan. Pangako mong mamahalin mo ko. Pwede mo mo pagtripan?
Yung Lorelei ko, maganda, maputi, at saka isa pa, si Rena yun. Hindi ka tulad mo, mukha kang lukarit eh. Pasensya ka na. Saan mo nang galing? Kanina pa kita hinahanap. Di ba binigyan mo assignment? Di tinabaho ko. Anong assignment? Sinundan ko siya. Ano? Sinundan ko si Marina Aguas. Nakita ka? Oo, face to face kami. Pero di niya naman ako kilala eh. At bro, maganda siya. If you're not interested with her, type ko siya. Quintin, huwag kang magbibiro. Teka muna, Quintin. Sabi mo nga sa akin, ano ba talaga ang nangyari, ha? Kunyari, I needed directions. Pero hindi ko nga alam eh. Parang natakot siya sa akin. Natakot? May sinusunda kasi siyang babae. Nung pinagtanong ko, Luna raw ang pangalan. Nakatara sa may burol. Pero tita, pinagtataka ko, ito si Marina Aguas. She seems so interested doon sa sintu-sinto. Isang babae, isang lalaki. Sintu-sinto? Rafael, sintu-sinto si Elias. Siya lang ang lalaking sintu-sintu sa bayan na ito. Tita, Quintin, sigurado ka ba sa sinasabi mo? Oh, cross my heart and hope you die. Basta Marina, lagi ka lang mag-iingat ha. Lalo na sa pinakitungo mo dito sa mga tao. Huwag ka masyado magtitiwala sa kanila. Mirya, Viksha, huwag kayong mag-alala. Andiyan naman si Sheila eh. Oo nga. Pero Marina, si Dugong. Baka pangyarihan si Dugong. Ay, naku. Malayo na ako kay Dugong. Marina, kahit na malayo si Dugong sa'yo, huwag ka pa rin makasinsiguro. Kasi hindi mo pa rin alam anong pwedeng mangyari. Bakit nga ba kami nandito? Ito kasi yung utos ni Ista. Ang bantayan ka. Mahirap kasing magtiwala. Para namang tinatakot nyo naman ako eh. Hindi. Ang gusto lang namin, yung handa ka sana mang pwedeng mangyari. Maging matatag ka lang, Marina. Sandali. May nararamdaman ako. Parang may paparating. Marina? Oh, Luna! Anong ginagawa mo dito? Wala, nagpapahangin lang. Alam mo, nung bata din ako, madalas ko rin kinakausap ang dagat. Pag may problema ako, sa dagat ang takbo ko. Ewan ko lang kung maniniwala ka, pero siguro hindi kasi mataas ang pinag-aralan mo eh. Pero alam mo kasi dito sa amin, maraming mga kababalaghan. Kababalaghan? Kagaya ng ano? Naniniwala ka ba sa Sirena? Hindi siguro. Sigurado ako, hindi ka pa nakakita ng Sirena. Pero alam mo, ako, nakakita na ako. Nung bata ako, may naging kaibigan nga ako eh. Si Christina. Alam mo, ang bait nun. Pag meron akong problema, sinasabi ko sa kanya. Sabay kaming lumalangoy ni Christina. Pero, tagal na yun. Bigla na lang siyang nawala eh. Ewan ko kung magkikita pa kami. Malay mo naman. Kahit nasa malayo, pinagmamasdan ka niya. Talaga? Sa tingin mo ganun? Hindi ba posible yun? Eh di naniniwala ka rin sa Sirena. Luna, sana tratuhin mo rin ako kagaya ng pagtrato mo kay Christina. Yung bang parang kaibigan? Nahiyang ako pero parang ganun na nga yung turing ko sa'yo. Parang kaibigan kahit na boss pa rin kita. Basta Luna, tandaan mo. Kapag nangailangan ka ng kahit na anong tulong, o na makakausap, o kapag may problema ka, andito lang ako, ha? Salamat, Marina. Bait-bait. Parang hindi ako makatulog, Pilar. Pilitin mo. Eto, may gamot ka naman eh. Kasi mawala sa isip ko yung sinabi ni Quintin eh. Huwag ka masyadong umasa sa sinabi ni Quintin. Baka masaktan ka. Pero Pilar, paano mo maipapaliwanag yung mga ipinagkikilos ni Marina? At saka ano ba ang interest na kay Elias? At saka isa pa, sino ba itong si Luna? Yung nakatira raw malapit dun sa may burol. Hindi ba lugar yun ni Victoria?
Madami ng taong yung lumipas. Madami na ng taong dito na yung nakatira. Aba, hindi na naman si Victoria nakatira doon. Ewan ko ba, Pilar? Hindi talaga ako mapalagay. Esther, huwag ka masyadong padadala sa pakiramdam mo. Dahil kadalasan ang pakiramdam may madaya, bulag sa katotohanan. Kaya nga ba, hindi ako makakapayag na mawala ako dito sa lugar na ito hanggat hindi ko nalalaman kung sino talaga si Marina Aguas. Nagbago ng isip ko. Ayoko na ipagbili ang resort pati ng rest house. Tapos na ang bilihan. Nakapirma na kayo ng kontrata. Nakabayad na po kami. Pero ayoko na nga eh. Sinusuli ko na ang pera ninyo. Hindi ko siya kailangan. Mas kailangan ko ang resort pati na ang rest house. At kung kinakailangan na bilhin ko itong muli kay Marina, gagawin ko. Mrs. Santo Domingo, it's not for sale. Maybe you could set up an appointment with her. Para mapag-usapan lang na maayos. I am sure she's not selling. Meron na siya ibang plano para sa resort na ito. Attorney Corrales, please. Kailangan malaman ko ng katotohanan. Kailangan masiguro ko na kung si Marina nga si Christina ko. Please. Mrs. Santo Domingo, napag-usapan na natin ang tungkol dito. Di ba sinabi ko sa inyo? Kung hindi siya si Christina, bakit niya pinupuntahan si Elias? Anong kailangan niya kay Elias? Paano nila nalaman? Ewan ko, nagulat ako. Muntik na ako mabuko. Ano, nakalata ba sila? I hope not. Pero si Dr. Sandico. Hindi ako sure. You know, doctors, psychiatrists. Pero legally, wala silang habol, di ba? Akin na yung resort at ang lahat ng pag-aari nila. Yes. Unless, i-contest nila ang identity ng buyer. Ano yung mo sabihin? Let's face it, fictitious ang pangalan ng Marina Aguas. Mahabang proseso, pero pwede silang maghabol. Although, matagal naman bago may mapatunayan. Kailangan ba umabot sa ganung kalaking gulo? So, makikipag-ayos ka na? Of course na. Marina, wala na ba talagang pag-asa na magkaayos kayo ng mami mo? Kung nakita mo lang siya kanina, kung paano siya magmakaawa, pala lang masiguro kung anak ka niya o hindi. Nakakaawa, Marina. Parang gusto ko na maniwala na mahal ka talaga niya. Na hindi niya ginustong itapon ka. Tama na! Ma'am Esther, may bisita po kayo. Ang sa